At dahil merong additional lubrication na mainit-init during your period, pwedeng mas madali at mas masarap. Malibog nga ba ang babae habang may regla ito? Oh, nagtataka ka ba, Dudong? Kasi naman, sa dami ng araw na lumipas, ay niyaya mo si Inday eh hindi pumayag. Ngunit sa pagsapit ng kanyang period, ay nako, dun ka naman nawalan ng gana. Nako, bad trip si Dudong. Kasi naman, bakit sa araw pa ng regla nagyaya si Inday? May iba kasi talaga na nandidiri. May iba din na mga lalaki na walang pakialam kahit may regla. Go lang ng go! Well, anyway, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Normal nga ba ito o sadyang nagkataon lang? Kung minsan talaga, maraming araw na mga lumipas na niyaya ito ni Dudong ang kanyang kapareha, ngunit palagi itong tumatanggi. Ngunit sa pagsapit ng period ni Inday ay doon na mismo nagyaya. Naku, sadyang mapaglaro talaga ang panahon. So, eto na nga, gaano nga ba ito katotoo? Kapag ang isang babae ay naka-observe ng klaseng ganito ay ang galing mo, Inday. Kasi naman, naka-observe ka ng changes ng iyong libido. Eto, ang aking ibabahagi ay ayon ito sa pag-aaral. Women trend have fluctuating levels of sa kanilang kaligayahan throughout to their menstrual cycle. Depende ito sa kanilang hormones. So, ibig sabihin, paiba-iba ito depende sa babae. Ang pinaka-popular na teori ng isang babae ay kung saan pinaka-L ang isang babae ay galing sa evolutionary perspective. According to this perspective, pinaka-L ang babae during ovulation, kung saan sila ay pinaka-fertile, kung saan din na pwede sila mabuntis. Usually, depende ito maybe 14 days bago magka-period ang isang babae. During this time ay mas dumadami ang levels ng estrogen at syempre testosterone, kung saan ang pinaka-L ng isang babae. You know what I mean. Meron din namang theory na nagsasabing ang mga babae na nakakapag-experience ng premenstrual syndrome at ang mga period ay merong mas mababang sex drive. Typically, mood swing, menstrual cramps, at ang feeling of gushing blood ay nakakapagpababa ng libido. Pero, meron din namang mga babae na mas na-EL kapag during red flag ng isang babae. Ganon talaga. May mga babae talagang ganon. So, even sa mga asawa mo, nakakaranas din ng ganon kung minsan. So, hindi all the time na meron silang period. Depende talaga yan sa isang babae. Mas, ano talaga, mas na-EL sila kapag maybe 14 days before ng red flag ng isang babae. Alam nyo ba kung bakit? Pwedeng psychological reason. Dahil alam mong possibility pregnancy reduce o mas mababa ang chance na pwede kang mabuntis. Of course, during your period. At syempre, pwede itong magpapataas ng iyong drive sa iyong kaligayahan. Also, heaviness na nararamdaman mo dahil sa iyong pelvic region. Dahil sa blood flow could translate to body arousal. At dahil merong additional lubrication na mainit-init during your period, pwedeng mas madali at mas masarap para sa iyo ang penetration during this time. Hence, mas ma-EL ka. And lastly, ayon sa pag-aaral, may mga nagsasabing kapag ikaw ay nag-o-orgasmo during period, kaya nitong i-relieve ang menstrual cramps. And of course, and other menstrual discomfort. Pero, take note, kapag kayo ay gumagawa ng inyong kaligayahan, expose ka pa rin sa risk of getting sexually transmitted infection o possibility of getting pregnant. Kaya naman, mas maigi na gumamit talaga ng protection. Mas lalo nyo pang ma-enjoy ang inyong kaligayahan.
So, ayon, sana'y naipaliwanag ko ng maayos kung bakit nga ba nakakaramdam ang ibang mga babae ng ganitong feeling na kung minsan bakit sila na-AL, may mga panahon, kung minsan wala namang gana, bakit sa mga ganun pa, bakit ganun, pagdating pa ng mga red flag, ganun, hindi naman lahat nakakaranas ng ganun. So, ayon, ayon sa mga pag-aaral, ayon sa mga studies, mas na-AL ang mga babae kapag 2 weeks ago na dumating na talaga ang kanilang kabuwanan. So, ayun lamang. Maraming salamat. So, ikaw, Dudong, huwag ka nang mainis kung minsan niyayaya ka ni Inday or kahit sino pa man nakapareha mo kung meron siyang ganun. So, ayun, ingat-ingat lang din at syempre gumamit pa rin ng mga modern method dahil hindi ibig sabihin na kapag merong red flag ay hindi nakakabuntis, may possible din talaga na malalagyan si Inday. Meron talagang ganun na nangyayari. So, ayun lamang. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Kung wala kayong panahon sa Facebook, meron po akong YouTube. So, ayun, ganun pa rin. Tips ni Balti, hanapin nyo lang at meron po akong link dyan sa aking profile. So, thank you. Bye!